Magandang araw po muli mga boss. Baka meron po kayong ganitong klaseng sasakyan. Magpapalit po ako ng timing belt. Pwede niyo pong pag-aralan, panoorin niyo po itong video. Una, alisin niyo po itong upper radiator hose. Tapos itong timing belt cover niya. Dito po sa timing belt cover, meron po itong 5 na volt. Alisin niyo lang po yun. Iba-iba po yung size mga boss ha, kaya huwag niyo pong pagsamasamahin. At kung mapapansin nyo, 138,000 na po yung tinakbo niya. Swerte nito dahil hindi siya naputulan. Dito naman po sa power steering reservoir, meron po yan dalawang 10 na bolt. Alisin mo lang po yan mga boss. Tapos dito naman sa radiator pan cover niya or shroud, meron po yung 4 na bolt na number 10 din. Dalawa sa ilalim, dalawa po sa ibabaw. Ayan po yung sa ibabaw. Sa kabila po, meron din po yan ha. Ayan. Bali, dalawa rin po dyan sa kabilang side. Taas-baba din po siya. Tatanggalin mo po yan. Dalawang number 10 din po yan. At pag natanggal mo na po yung 4 na bolt sa pan cover niya, or radiator pan cover, or shroud, meron po naman dito sa clutch pan na 4 na number 10 na bolt. Pag natanggal mo na yung dalawang number 10, ipitik mo lang ng start. Ayan mga boss, oh, pinitik ko. Iibabaw naman po yung dalawang number 10 uli na bolt. Pag natanggal mo na po yung ano, yung dalawa sa ibabaw, kasi apat po yan, di ba? Oh. Pag natanggal mo na yung dalawang G's, pitikin mo ng pag-start. Yung nasa ilalim, pupunta sa ibabaw. Ayun po yung tornilyo ng ano ah, ng clutch pan or sa pulley. Oh. Yan tinatanggal ko mga boss. Para hindi ka na mahirap magpihit ng crankshaft. Pitikin mo na lang ng pag-start. Mag-ingat ka lang din siyempre. O pag natanggal mo na po yung mga tornilyo niya, ayan po yung clutch pan or radiator pan, at ito naman po yung shroud niya or radiator pan cover. Dito naman po, gamit ka po dito ng number 14 na combination. Luwagan mo lang po yan, harap at likod, dyan sa power steering pump. Hindi mo po kailangan tanggalin niya. Pag naluwagan mo siya, itulak mo lang, matatanggal mo na po yung belt ng power steering pump. Pati itong pulley ng water pump, alisin mo rin po. Sa pagtanggal po ng aircon belt, meron po yung nut sa likod ng pulley. Luwagan mo lang po yun para itong adjuster, maluwagan mo at may baba mo po yung pulley at matanggal mo itong aircon belt niya. Sa pagluwag naman ng crankshaft bolt, madali lang. Lagyan mo na number 19 na socket wrench, tapos ikanto mo po yung power handle mo, solid na bagay, tapos ipitik mo lang po yung pag-start, yung hindi siya tutuloy. At kung makikita mo, ito na po, natanggal ko na. Ganun lang mga boss, para hindi na kayo masyado mapagod. Ayan po yung nilagay kong tubo para tatamaan po yan ng power handle. Tapos dito ka po sa ilalim ng sasakyan mo, alisin mo po yung compressor. Kailangan po matanggal mo yung compressor na yan. Apat po yung bolt niya na number 12. Kailangan mo kasing tanggalin dyan yung bracket ng aircon compressor mo. Yan po yung tinatanggal ko. Ayan po yung compressor. Tinanggal ko na po yung dalawang bolt niya na number 12. Tapos ito po yung bracket ng aircon compressor mo. Meron po yan tatlong number 14. Aalisin mo rin po yung number 14 na bolt mga boss. Naka-build in po kasi dito sa bracket ng aircon itong adjuster ng aircon. E nakaharap naman po yung sa harapan ng cover ng timing belt. Kaya kailangan po talaga siyang alisin. Ayan po, makikita nyo, di ba? Nakaharang po yung pulley niya. Yung pulley naman nakakabit dito sa bracket ng aircon. Oh. Kaya kailangan po talagang alisin yung bracket na yan. Ayan, ibababa ko na po siya. Ayan, ilaglag nyo lang dyan. Pag natanggal nyo na po yung bracket, pwede nyo na pong hilahin itong crankshaft pulley. Ayan po. Yung crankshaft pulley niya. Tanggal na po siya, di ba? Ngayon, pwede mo na pong tanggalin itong cover ng timing belt. Pagtanggal po ng cover ng timing belt, mga boss, 5 lang ang bolt niyan. Kaya kung meron po kayong ganitong klase ng sasakyan, mga boss, hindi naman kayo mahihirapan kung ito lang ang gagawin niyo, timing belt lang po. Mahirap lang siya tignan, pero pag gagawin niyo siya, hindi po siya mahirap. Lalo na sasakyan mo pa, hindi ka kakabahan. Siyempre, sarili mo naman yan eh. Kaya, alam nyo, magkano rin sisingilin siya. Yan, mahal din ang singil niyan, mga boss. Eh, kung kayo nagagawa, di ba? Di, malaki matitipid nyo. O, di ba? O, ngayon, tanggalin na po natin itong timing belt cover niya. O, tingnan nyo, nagkalat po yung langis niya. Kasi nga po, yung oil seal, bumigay na rin.
Ngayon, bago mo po tatanggalin ang timing belt mga boss para hindi ka malito at hindi ka maligaw, i-timing mo muna, i-tap dead center mo. Kailangan po naka-tap dead center yan. Kasi pag hindi mo pa yan tinap dead center at basta-basta mo lang tinanggal yung timing belt, nako, matutor tayong isip mo, kakaisip kung nasan dito yung number 1, tsaka number 4, number 3, maghalo-halo na po yung ano mo dyan, malilito ka na. Ayan po, ito mo, tinatandaan ko po yan kahit na alam ko naman na. Siyempre, maganda na yung nagsisiguro ka para hindi ka mahirapan. Kahit na alam mo may babalik mo naman yan, kahit magkanda rumble-rumble pa yan, mas maganda na yung pag tinanggal mo, nakaset up na siya para pag binalik mo yung bagong timing belt, eh wala kang problema. Hindi ka kakabakaba, hindi ka nag-iisip. Hindi po ba? O yan po tinatanggal ko, ano po yan? Yan po yung tensioner bearing ng timing belt. Meron po niyang small, meron din big. Ayan po yung big, yung tinatanggal ko. Yung maliit po niyan, tinatawag na tensioner balancer. Ito naman, timing belt tensioner. O di ba pag niluwagan niyo na po yung tensioner, matatanggal niyo na po yung timing belt. Sa tensioner mga boss ha, tandaan niyo, sa timing belt tensioner, meron lang naman po yung dalawang bolt. At dito naman po sa baba, aalisin naman po natin dito yung tensioner balancer. Oh, ayan po yung tinatanggal ko. Meron naman po yung dalawang bolt din. Hindi po ba mga boss, madali lang. Oh, pag natanggal nyo na po yung mga bolt ng tensioner, oh, pwede nyo na pong tanggalin itong adjuster spring niya. Ayan po, ayan. Adjuster spring po yan. Meron po yan nut na number 12 ba? At ito naman po yung tensioner balancer. Ito naman inaalis ko, ito po yung bolt ng crankshaft. Kasunod po niyan itong crankshaft gear. Ayan po, yung crankshaft gear. Meron po yung spacer mga boss ha. Ayan o, yung manipis na lata. Ayan. Ayan po yung spacer niya. Tapos ito na po yung balancer belt po yan kung tawagin. At susunod dyan, syempre itong crankshaft drive. Ayan po. Dito naman po tayo sa ibabaw ng makina. Ayan po yung camshaft sprocket. Tinatanggal ko po yung bolt niya. Ayan. Number 17 po yung bolt ng crankshaft sprocket ha. Sisikwatin ko ngayon itong oil seal niya. Ayan po yung oil seal. Sa pagtanggal ng oil seal mga boss, madali lang. Kung meron ka dapat ano, flat screw na manipis para mas madali mong masikwat yung oil seal. O kaya kung may isa pang diskarte yung screw, kaya lang ani mo siya, tutusukin mo siya ng screw, tapos pag bumuo na yung screw, tsaka mo hilahin ng plies. Pabunot naman po yun. Sa pagluwag po ng balancer sprocket mga boss, kinakalsuan ko po yan ng kahit anong klaseng bolt na mapapatigil nyo po yung sprocket. O tignan nyo, may kalso lang po yan ha. Total number 12 lang naman po itong nut nito, kaya hindi naman po yan ganong katigas. Kaya matatanggal nyo po siya sa pamamagitan ng pagkalso ng kahit anong bagay para wag lang umikot itong sprocket. Ganyan po yung gawin yung diskarte mga boss pag tatanggal po kayo ng balancer sprocket. Tingnan nyo, tanggal na po siya. Oh, ayan na po yung balancer sprocket. Oh. Kasi nagpipreewheeling po yan eh, kaya mahirapan po kayo. Dito naman, ang ginamit ko dito, nut. Ayan o. Kakalso ko lang naman po yan eh, sa solid na bagay. May parte kasi dito ng matutukura mo siya matigas eh. Tingnan nyo. Oh, dahan-dahan lang yan. Oh. Naluwagan ko na. Oh. Ganun lang po. Oh. Hindi mo kailangan palu-paluin. Okay, ipitin ang vice grip kaya iba nakikita ko. Madali lang naman po tanggalin yan mga boss eh. Discarding nga lang talaga ang ano, mahalaga. Oh, ayan na po siya. Oh. Diba? Tanggal na siya. Ganun lang siya kadali tanggalin. Hindi ka mahihirapan. Oh, tanggalin mo na po ngayon yung oil seal. Gamit ka naman ngayon ng manipis na flat screw. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ang dali ko lang natanggal. Oh. Ayan po yung oil seal ng balancer sprocket mo. Ayan. Dito naman po sa kabila, ganun din po gagawin mo. Sisikwatin mo lang din po yan ng flat screw mo. O, kita nyo. Pag naipasok mo yung flat screw, galaw-galawin mo lang. Kung saan ang bibitaw yung oil seal eh. Tapos pwede mo na po siyang kamayin pag lumabas na. Ganun lang po. At ito na pong pinapakita ko sa inyo, ayan na po yung bagong mga oil seal. Mga boss, kumugat maaari, original po yung ilagay nyo pagdating sa oil seal. Hanggat maaari lang po. O, bago nyo po yung ilagay, ilagyan nyo po ng kaunting langis yung inner niya. Natatama dyan sa camshaft shop. Para hindi po ma-damage. Ganun po. Tapos, pag naipasok nyo po yan sa camshaft,
idiin nyo lang po yan dahan-dahan. Oh. Paikot yung kamay nyo, ilalaro nyo siya dahan-dahan. Hindi naman po yan ganun katigas eh. Diba? Oh, punasan nyo na. Pag okay na, naisalpak nyo na, punasan nyo na. Ganon din po dito sa kabila, bago nyo ilagay yung all seal, punasan nyo po muna, before and after. Oh. Tapos ganon din, kung paano mo po kinabit sa camshaft, ganon din dito, ididiin mo lang naman po yan eh. Ayan o, tingnan mo. Malambot lang po yan pag diniin mo lang, at original po yung all seal, mas madali ikabit. Pinakabit mo na, punasan mo na siya ulit. Ganon. Pero bago mo ilagay yung crankshaft dyan, kailangan may langis po yung pulley. Para hindi ka naman mahirapan magtanggal sa susunod na mag-alis ka. O, dito naman po sa balancer, yung all seal niya. O, ganun din po. Tingnan nyo, lambot lang o. Dinidiin ko lang po yan mga boss. Pag nailapat mo na po itong all seal, bago mo iikabit itong sleeve ng balancer sprocket, lagyan mo po ng langis para yung all seal hindi naman po ma-damage yung inner niya. Ganun po. Ganun din po dito sa isang pwesto ng balancer mo. Lagyan mo rin po ulit ng kaunting langis yung inner ng oil seal bago mo po ikabit. Para pag tumama sa shop, eh hindi po ma-damage yung oil seal. Ganun po, oh, pwede mo nang ilikabit itong balancer sprocket niya. Sa pagkabit ng balancer sprocket mga boss, mas madali mo na ngayon siyang mahihigpitan. Kasi meron na po yung timing belt eh. Galingan mo lang yung pagkapa kasi meron pong guide itong balancer sprocket eh. May guide din po yan para hindi po kayo mahirapan. At dito naman po sa sprocket ng or drive ng crankshaft, iayos mo rin po yung paglagay. Siguraduhin mo po pag kinabit mo na po yan is nakatapat na po yung mga marker niya. Tapos ilagay mo na po itong tensioner balancer at maiset mo na po sa pagkabit itong timing belt balancer. Tapos itong adjuster spring niya, ikabit mo na rin. Ibuka mo lang po yan, tapos ikalawit mo sa tensioner balancer, yung adjuster spring. Kasi ayan po yung tutulak sa tensioner balancer mo para magkaroon ng adjustment. Kung nakikita nyo, tinulak ko po yung adjuster spring ng flat screw para maibigay ko po yung tamang adjustment para dito sa timing belt balancer. Ganun lang po gagawin nyo mga boss at siguraduhin nyo naka-timing mark po yung balancer sprocket nyo. Bago nyo po ilagay itong maliit na timing belt, make sure yung dalawang tornilyo ng balancer sprocket mahigpitan nyo po ng maayos. At after nyo makabit yung timing belt balancer nya, check nyo po yung timing mark kung okay. Yan po yung pinapakita ko. Dapat parehas po sila. May part 2 po ito mga boss kasi mahaba po masyado yung video. Abangan nyo po. Salamat.